ating haring araw ay ang tinatawag naman ng mga siyentipiko na star o isang bituin. Ang star ay nabubuo sa pinakabayolenteng paraan. Sa oras na ang isang bituin ay ipanganak, ay napakarami namang mga materyales na siya namang natitira. Dito naman kinukuha ng mga planeta na katulad ng Earth ang kanilang materyales na kinakailangan upang maging isang ganap naman na isang planeta. Dito sa atin sa solar system, ang ating sariling bituin na ang haring araw ay siya namang ang pinagkukuhanan at naging sanhi ng buhay. Ngunit hindi pala lahat ng bituin o araw ay pare-pareho ang katangian. Kaya naman mga katinagalog, samahan po ninyo ako upang atin namang tuklasin ang 10 pinakakaibang bituin na kita ng NASA. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell. Dahil sa panuntunan ng YouTube at Facebook ay napakaraming video ang hindi maaaring i-post. Ang mga videong ito naman ay makikita sa aking website na ang tinagalog.com. I-download lamang ang app sa inyong Google App Store. Bukas na rin po ang YouTube at Facebook membership ni Tinagalog. Mapapanood po ninyo ang video doon nang walang cut. Doon ang lahat ng bagay ay atin pong malayang matatalak. Magkita-kita po tayo doon, mga katinagalog. Number 10, ang hugis itlog. Ano nga ba ang mas matikas, ang pabilog na araw o ang hugis itlog? Ayon sa NASA, ang hugis itlog na bituin ay nakilala naman sa katawagan na Vega o Alpha Lyrae. Ang isang araw o bituin na ang hugis ay tila ba isang hilaw na itlog. Matatagpuan ang kakaibang bituing ito sa layong 25 light years mula naman dito sa atin sa Earth. Naging isa naman itong paboritong tingnan ng mga astronomer o ang mga tao na bet na pag-aralan ang kalawakan. Sa kanila namang obserbasyon na ang dahilan ng kakaibang hugis ng bituing ito ay dahil sa napakabilis nitong pag-ikot. 93% na mas mabilis ito kung ikukumpara naman sa normal na pag-ikot ng isang normal na bituin. At dahil din dito, ayon sa mga siyentipiko, ay maaaring ito rin ang maging dahilan upang ang mismo kakaibang bituin ito ay mabitak. Ang pag-ikot ng ating haring araw ay tumatagal ng 27 araw, samantalang ang bituing Vega ay kinakailangan lamang ng 12 araw upang ito ay makaikot. Kaya naman ito ay nagbunso ng hugis nito na tila ba isang hilaw na itlog. Number 9, ang banggaan. Isang dekada na ang nakararaan nang makita ng mga astronomer ang dalawang malahiganting mga bituin na tinatawag naman nila na MY Camelopardalis. Tila ba masyado na itong malapit sa isa't isa? Matatagpuan naman sa konstelasyon ng giraffe at sa layong 13,000 light years mula dito sa atin sa Earth. Unang inakala ng mga baguhang astronomer na iisa lang ang napakalaking bituing ito. Ngunit nang ito naman ay suriin ng taga NASA, lumalabas na ito pala ay dalawang higanteng bituin na babangga na sa isa't isa. Ang mas malaking bituin ay 38% na mas malaki kung ikukumpara sa ating haring araw. Habang ang AU naman ay 30 beses na mas malaki. Ayon sa mga siyentipiko na sa oras na tuluyang magbanggaan ang dalawang malahiganteng araw, ito ay maglalabas ng napakaliwanag at tila ba beam bago ito ay sasabog. Saka naman ito ay bubuo ng isang mas malaki pang uri ng bituin na 60 beses na mas malaki pa sa ating sariling haring araw. Ang bituin may galamay. Sa tuwing mababanggit ang salitang spiral o galamay, unang papasok sa ating isipan ay ang galaxy. Ngunit laking gulat din ng mga astronomer nang sila ay makakita ng isang malaking bituin na nagtataglay ng galamay. Ang bituing SAO 206462 na matatagpuan naman sa konstelasyon ng Wolf 460 light years mula dito sa atin sa Earth. Ayon sa NASA na ang bituin ay napapaligiran din ng mga pinulbos na alikabok at tila ba makapal na hangin. Napakalaki ng sakop ng umiikot na alikabok. Halos mas malawak pa ito kung saan naman makikita
ang pag-ikot ng Pluto. Ito ay sa kaduluduluhan na ng ating solar system. Ayon sa NASA, kanilang nadiskubre na sa ganitong paraan pala nabubuo ang mga planeta na kalauna naman ay iikot sa bituin na siya naman ding tatawagin na ang solar system. Number 7. Ang bituin ng katubigan. Ayon sa orihinal na nalalaman ng NASA, ang isang bituin ay isang lugar na napakainit. Katulad ng ating haring araw na ang normal na temperatura ay mula sa 5,500 degrees Celsius o 10,000 degree Fahrenheit ang average na temperatura. Ngunit isang bituin ang kanilang natuklasan na pinangalanan naman ng CFBDSIR 1458 plus 10B. Ito ay nagtataglay ng temperatura na 212 Fahrenheit o kung gaano lamang kainit sa pagpapakulo ng tubig. Ang uri ng bituing ito ayon sa NASA ay nasa kategorya naman na tinatawag nila na brown dwarf. Matatagpuan 75 light years mula dito sa Earth. Ang ibig sabihin naman ng isang dwarf na uri ng bituin, ito ay masyadong malaki para tawaging isang planeta. Ngunit tila napakaliit naman para tuluyang tawagin na isang haring araw. Ayon sa mga siyentipiko na ang ganitong uri ng bituin ay tinatawag na nabigong uri, tila nakinulang ang kanilang enerhiya para namang tuluyang sumabog na siya namang maging dahilan ng paglalabas nito na nagngangalit na init na katulad din ng ating sariling haring araw. Sa ganito palang kondisyon, ayon sa mga siyentipiko, ay saka nagkakaroon ng kakayahang makabuo naman ng tubig sa paligid ng bituin. Kaya ang CFDBSIR 1458 plus 10B ay isang uri ng bituin na pinaliligiran naman ng ulap na punong-puno ng katubigan. Ang araw na diamante. Ni isa sa hinagap ay hindi inakala ng mga siyentipiko na maaari palang maging isang diamante ang isang bituin bago ito tuluyang maging isang planeta. Lahat ng ito ay nagbago naman nang matuklasan ng NASA ang isang bituin na naging isang planeta na gawa naman sa purong diamante. Nang makakuha ng datos ang NASA ay nakita nila na ang radio wave na inilalabas ng dating bituin na ngayon naman ay isang ng planeta. Ayon sa kanila na nakita nila ang isang pulsar na uri naman ng bituin na pumanaw na at sumabog. Ngunit sa kanilang pagtataka ay tila ba may humihila sa bituin. Ang kaganapang namang ito ay makikita lamang kung may planeta na sa bituin ay umiikot at humihila. Sa matindi pang pagsisiyasat ay kanilang natuklasan na ito pala ang dalawang bituin na noon ay nag-iikutan sa isa't isa. At nang ito ay magdikit, ito ay sumabog na siya namang pumatay sa isa at naging diamanteng planeta ang isa pa. Kaya naman nang kanilang makita ang dalawang bituin matapos ang bayolenteng pagsabog nito sa kanilang pagdirikit, ang naiwan na lamang ay isang pulsar o yung pumanaw na na bituin at isang dating bituin na naging isang diamante naman na uri ng planeta. Ang bituin sa loob ng isa pang bituin. Isa pa sa kakaibang nakita ng mga siyentipiko sa NASA ay ang uri ng bituin na tinatawag naman nila na ang Throne ZYTKO Object 0TZO. Ang ganitong uri ng bituin ay may isa pang bituin sa loob nito. Unang nakita ang ganitong uri ng haring araw ng dalawang astronomer na si Anna Sitko at si Keith Throne. Sila ay nagsabi na nakakita sila ng ganitong uri ng bituin ng ika-1975. Ayon sa kanila na ang ganitong uri ng haring araw ay nabubuo sa oras na ang isang neutron star ay kainin ng isang red supergiant. Ang red supergiant na uri ng bituin ay malahiganting mga bituin na katulad ng ating haring araw. Ngunit 1,000 hanggang 2,000 beses na ito ay mas malaki. Kaya naman may kakayahan itong kainin ang isa pang mas maliit naman na bituin. Nang taong 2014 naman, ayon sa NASA ay naniniwala sila na sila mismo ay nakakita na ng tinatawag na TZO. Ang bituing namang ito ay kanilang pinangalanan na ang HV-2112. Ito ay matatagpuan naman halos 200,000 light years mula naman dito sa atin sa Earth. Number 4. Ang
pinakabilog. Taliwas sa ating pag-aakala na ang ating haring araw o kahit ang ating Earth ay bilog, ang tunay na hugis ng mga ito ay tila ba pa oblong sa tagiliran. Ito naman ay sa kadahilanan dahil sa pag-ikot nito ay tila ba nahahatak ng gravity ang isang bituin o ang isang planeta. Kaya naman ito ay halos nagiging paoblong sa tagiliran. Ngunit ang teleskopyong Kepler naman ay may natuklasang isang bituin na perpektong-perpektong bilog ang hugis. Ito ay kanilang pinangalanan na ang Kepler-1114-5123. Ang bituing ito ay ang katangi-tanging bituing nakita ng NASA na perpekto ang hugis na bilog. Ang bituing ito naman ay 2 beses na mas malaki naman kung ikukumpara sa ating haring araw. Kaya naman magpasa hanggang ngayon ay inaalam pa ng NASA kung paano ang bituing ito naman ay nakapagperpekto sa kanyang sariling hugis. Number 3. Maliit pa sa Jupiter. Sanay tayo na ang bituin ay malaking bagay na matatagpuan naman sa ating kalawakan. Isang halimbawa na lamang ay ang ating sariling haring araw. Sa laki nito ay kayang-kayang magkasya ang mahigit sa 1,000,000 Earth sa loob nito. May mga bituin naman na kayang-kayang lunukin ang 1,000,000 uri ng ating haring araw. Tila ba sa ating persepsyon na ang lahat ng bituin ay mga bagay na talaga namang ginawang malalaki. Ngunit ayon mismo sa NASA na may mga bituin na hindi naman nagtagumpay, kaya naman sila ay nananatili na kasing laki lamang ng planetang Saturn. Ito naman ay ang bituin na pinangalanan na ang EBLM J0555-57AB. Ito ay matatagpuan naman 600 light years mula dito sa atin sa Earth. Ang bituing ito ay nagkataon na nagkaroon ng kakayahan upang magkaroon ng nuclear na reaksyon. Kaya naman ito ay sumabog na siya namang lumikha ng tinatawag naman natin na bituin. Kaya naman ayon sa NASA ay hindi kinakailangan na maging kasing laki ng ating haring araw ang isang bagay sa kalawakan para naman ito ay tawagin na isang bituin. Number 2, ang doble-dobling bituin. Matatagpuan 160 light years mula dito sa atin sa Earth ang tinatawag naman nila na ang Epsilon Lyrae. Ang kakaiba sa bituing ito ay 2 bituin na may iniikutan ding 2 pang bituin. Sa makatuwid, ito ay 4 na mga haring araw na umiikot sa isa't isa. Kaya naman sila ay tinatawag na ang doble-doble. Ang kakaiba naman sa pangyayari dito, bukod sa 2 bituing umiikot pa sa 2 pang bituin, ay may pang 5 bituin na dito ay umiikot din. Inaalam na kung paano ang mga bagay na ito ay nakapaglapit sa isa't isa. Kung mapapadpad sa planeta na umiikot sa mga ito, ay magugulantang na 5 ang hari ng araw sa kalangitan at malamang 5 rin ang aninong makikita sa kalupaan. Number 1, ang bituing may buntot. Kapag sinabi na buntot sa kalangitan, ang unang papasok sa isipan ay ang kometa o comets. Ngunit isang napakagandang bituin na tinatawag naman na Mira na siya namang nagpatunay na hindi lamang ang kometa ang siyang may buntot sa himpapawid. Matatagpuan sa layong 350 light years mula naman dito sa atin sa Earth. Ang isa pang kasama nitong bituin ay isa namang red giant na pinangalanan na Mirae. Ang mga red giant ay uri ng bituin na tila ba malapit nang pumanaw. Habang ang wife dwarf naman ay tila ba bangkay ng isang pumanaw na bituin. Nang makita ng mga astronomer ang mga bituing ito, ay tila ba nagulat pati sila. Dahil ang unang inakala nila na kometa ay isang labi pala ng isang bituin na tinatawag naman nila na ang Mirae. Ang tila ba buntot ni Mira ay labi ng materyales na dati naman ay laman ng bituin. Ang mga materyales na ito ay elemento ng carbon at maging ng oxygen. Ayon sa NASA na dahil naman sa buntot ng elementong ito ay malamang na mabubuo ang panibagong solar system. At sa loob ng 30,000 taon, si Mira ay magpapakawala naman ng mga elementong galing sa kanya na sa namang maaaring maging pundasyon ng bagong buhay. Mga katinagalog, may alam ba kayong kakaibang bagay na maaari pa nating maibahagi sa iba pang mga katinagalog? Isulat lamang sa comment section sa ilalim at akin naman pong babasa. Ito po si Tinagalog at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan
sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Just Love, Ken Sendrix Placido, Richard Frias, Kurt Axel Cavioli, Joshua Paul, Twin Channel, Dainese Darog, Jonjon Estanilao, Benji Galego, at kay Joey Ambot. Maraming salamat sa mainit na pagsuporta sa akin channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. I-download din po ang Tinagalog app sa inyong cellphone. Pumunta lamang po sa inyong Google App Store. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. At sa inyo po, God bless and peace out.